Guys, welcome to my channel. Today, I will share with you my upgrade or enhancement to my GT 4x2 Montero Sport 2020 model. My objective here is to come up with a clean build but medyo sporty rin tingnan. So the upgrades will depend on the look that you want. In my case, kailangan ko lang nung malinis na build saka simple lang siya. Hindi talaga ako naglalagay ng mga body cladding like yung mga fender flares or yung window visors or yung mga garnish sa lights. So ang gusto ko talaga is pure metal para talagang malinis yung build. Yung mga enhancements ko is more on functionality pero maganda rin namang tingnan. So kumbaga, very subtle lang yung improvements. So halika, i-explain ko sa inyo. My journey to this car starts with the color selection. Ang una kong pinagpilian yung white o kaya yung black kasi may mga color na binabagayan depende sa sasakyan. In our case, yung white talaga yung initial choice ko. Yung gray is not attractive kasi parang patay ang kulay. Pero ang nakakonvince sa akin ng black is yung anak ko na gusto niya yung black. Pero actually yung black medyo mahirap siyang i-maintain. Dati na kasi meron akong black na car. So again, balikan naman ako sa black. So ganito ang hitsura niya when I got the car. So ang una kong binili actually yung lock doon sa reserba para hindi siya agad basta mananakaw. Pag stock talaga parang kulang sa forma kasi maliit yung gulong. Tapos maraming mga chrome accent saka yung mga silver linings. So I really need to change some parts. So ang una kong pinalitan talaga yung mag wheels. Nagpalit ako ng size 20. So dito ko siya binili sa R&H Tire Supply. Ito ang single biggest enhancement na ginawa ko. This is the most important upgrade for me kasi the choice of mags will determine the look of your car. So what I installed is Fuel Contra size 20x9 with 285/50 R20 Monsta all-terrain tires. Ang offset niya is +1 kasi gusto ko medyo nakalabas. Pero pagka ganyang offset tapos 285 yung gulong mo, merong kaunting sabit dito sa fender. So yung ginagawa ng iba, pinapainitan yung plastic na yan para maitulak palabas para hindi sumabit yung gulong. In this case, alam na ng R&H Tire Supply ang dapat gawin. Meron silang inaayos dyan dun sa loob, meron silang parang kinakater dun sa loob para hindi sumabit yung gulong. So once na mabawasan na yung plastic parts doon sa loob, okay na, wala nang sabit yung gulong. So and the result is a good stance. It has improved the looks of my car. Yan talaga nagagawa ng mags. So depende rin kung anong sineselect mo na mags. Pero in this case, itong mags na ito, bagay ito kahit saang SUV. But of course, you have to sacrifice a little doon sa ride niya. Medyo matagtag siya ng konti compared sa stock. And then pumunta ako dito sa aking suking accessory shop dito sa Banawe, yung Team Car. So ang binili ko dito is yung LED lights kasi ang original nito is hindi siya LED. So pinalitan ko nung LED para maging white. Simple lang ang pagpalit nito kasi plug and play lang. So ang ipinalit ko yung Osram na LED lights. Nung mapalitan ko siya, naging maganda yung itsura niya. So ang pinalitan ko yung sa harap, yung sa second row, saka yung sa third row. Mura lang ito, so madali lang magpalit. So dapat tama lang yung rating, no? And then ganito yung itsura niya sa araw, yan. May pagka whitish siya. Dito naman yung sa second row, and then ito naman yung doon sa third row. Next na ginawa ko yung magpa-dichrome. So ang pinadichrome ko yung side mirror kasi nadidistract ako doon. Saka yung nasa harap yung parang shield na yan na
naka-chrome din. So gagawin natin silang kulay black. So dito ako pumunta sa Decal Republic sa Makati. Of course, ang ginagamit lang nila yung sticker. Pero yung sticker na yan, tamang-tama, very close dun sa kulay nung, ano, nung body. So yan o, yung finished product niya, para siyang pintura, maganda yung pagkakagawa. Yan naman ang itsura nung mapadikal natin yung ano, yung parang shield dyan sa harap. So it matches the original body color. So I'm happy with the result kasi wala na yung talagang chrome na accent. Pero for the meantime, iniwanan ko muna yung front grille. So nandyan pa rin yung kulay na parang aluminum para merong contrast sa black. Kasi pinag-iisipan ko kung gagawin kong pure black, yung harapan niya magiging masyadong aggressive na yung itsura niya. And then nagpalit ako ng tint. Ang pinili ko yung ano, yung clear tint na may shade ng blue, yung X film. So ang itsura niyan magiging clear siya na may shade ng pika bluish. So kitang-kita ka sa loob. So maganda, malinis tingnan. So tinanggal ko yung ano, yung 3M na super black na binigay nung kasa nung binili. So yan ang kinabitan natin, yung merong may pagka bluish ng kaunti. Maganda actually ang effect niyan. Nagmumukha siyang malinis, tapos magi-stand out yan kasi black yung ano, yung body mo. Yan o, yan ang finished product niya. Clear na blue shade na X film ceramic tint. So pag tinamaan siya ng araw, medyo nagda-darken ng konti. Pero kita ka pa rin from the outside. Ang maganda nito, pagkagabi, kitang-kita mo yung kalsada. Very safe siyang gamitin. Ang negative lang dito, syempre, wala kang masyadong privacy. Pero syempre, tiis ganda. Ang sunod kong pinadichrome itong door handles. Kasi gusto ko magkaroon ng parang continuous na black yung sides, no? So dapat maingat din yung magtanggal kasi kailangan mong tanggalin ito para mabalutan ng sticker. Kasi pag hindi mo tinanggal, hindi maganda ang magiging finish niyan. So yan. So doon ko rin dinala kay Decal Republic para consistent yung quality ng installation tsaka yung kulay. Yan o, ang pagkakabit, ganyan ang proseso. So kailangan naka-overlap dun sa loob para hindi agad matanggal. Kasi sa experience ko, naglalas yan ng mga 3 to 4 years bago mo palitan. In fact, tumatagal pa nga hanggang 5 years yan. So kailangan lang talaga ingatan yung pagbabalik. Ano? Kasi baka hindi maibalik sa original na itsura niyan, makakaproblema ka sa pag-open ng door. Kaya talagang babantayan mo. Yan, naikabit na, and nung tinesting namin, okay naman. So yan ang result, naging clean yung lines, na wala na kasi yung chrome. So parang na-highlight ngayon yung window trim. So nagmukha siyang malinis. Yan ang mga subtle improvement na hindi mo agad mapapansin. Pero kung meron kang keen eye for details, ma-appreciate mo yan. And then, ang sunod kong binili, itong steering wheel cover na parang Alcantara. So, maganda siya. Binili ko siya sa Manibela PH. Yan ang presyo niyan. So, nagdi-deliver siya, pwede COD. So, walang hassle. Maganda siya kasi parang Alcantara, kung namamawis yung kamay mo, na-absorb niya yung pawis. So hindi pumupunta rin dun sa leather steering wheel mo. Ang sunod kong pinalitan yung busina. Ang pinagpilian ko yung auto style horn o yung superior bass horn. So ang pinili ko yung superior bass horn. Wala din kaming splicing na ginawa para hindi ma-void yung warranty. Ganito ang tunog ng auto style horn. Siya Trailblazer. So, pakinggan nyo yung sound niya. Ito naman yung sabi, super bass horn ng kasi yung auto style horn
medyo matinis yung tunog. Ito tamang-tama lang. So dito hindi na ako nagkabit ng relay kasi according to my technician, hindi mo na kailangan. Then dito ko na rin siya pinakabit sa original location ng stock na busina. Kasi nung sinubukan ko doon sa ibang location, parang hindi maganda. Then naghanap ako ng tonneau cover kasi clear nga yung tin ko. So kitang-kita yung loob, may mga gamit ako. So kailangan kong takpan. So nakakita ko dito kay, ano, kay Clifford. Yung Clifford, yung mga accessory shop dito sa E. Rodriguez. So tamang-tama, mayroon siyang stock. So binili ko kaagad. So ganyan ang itsura ng tonneau cover niya. So kailangan dahan-dahan din yung paghila. And then dito sa side, merong sabitan ng ano, nung seat belt para hindi sumabit at saka para hindi magingay. Ang kagandahan nito, pwede mo siyang i-adjust kasi meron siyang dalawang butas diyan. So kung na ganyan ang position mo, pwede mong dukutin yung mga gamit mo sa likod na hindi ka na bababa. Kasi yung space dyan is tamang-tama lang sa kamay mo. Dito, so pwede mo siyang ilagay pa dito sa mas malapit. So mawawala na ngayon yung space. Fully cover na siya. So pag ni-recline mo yung seat mo dito sa second row, wala nang space. So covered na talaga siya. So nung maikabit na siya, kampante na ako, hindi nakita yung parang trunk space ko. And then pwede ko din siyang patungan ng magaan lang naman na bagay. Pero hindi mo dapat lagyan ng ano, ng mabigat kasi lulundo siya. And then from the outside, ganyan ang itsura niya. Kita mo yung cover. And then nagkabit din ako ng noodle type na matting, yung 3M, para mas malinis tingnan. Yan ang the best na matting na may re-recommend ko, yung 3M. So binili ko lang yan, ginupit ko lang para maghulma doon sa pinaka-tapakan niya. And then punta uli ako sa team car. This time, magpalit naman ako ng plate light. Itong LED na plate light, yung Osram. They come in pairs, no? In pair of two. So, tama-tama, dalawa yung papalitan mo, yung LED na kulay white. Ang ganda ng effect niya sa gabi, kita mo, nagiging very white kasi dati kulay dilaw yan. Parang malungkot. But this time, parang naging clean and sophisticated. Yun ang mga subtle na enhancement na mapapansin mo kung meron kang keen eye talaga for details. Next, pumunta ko dito sa Mufflerland, dito sa T-Mogs. Ang pinalit ko dito yung tip dun sa tambucho kasi marami kang pagpipilian na exhaust tip, no? So ito yung napili ko na exhaust tip, medyo palapad para mas bagay kasi yung stock ko parang ang pangit niyang tingnan. So kailangan mo lang magputol ng konti, mga 1 inch lang. Yan, para maipasok mo itong exhaust tip. Tapos, i-weld mo siya para mas matibay. Kasi yung iba, diba, naka-screw lang. Kaya kung minsan nahuhulog. So, yan ang final look niya. Maganda, diba? Then, ang sunod natin ginawa, yung caliper painting. So, kailangan balutan mo din yung ibang parts para hindi mapinturahan. Ang napili natin yung kulay red. Ito yung VHT na spray paint. So mga 3 to 4 coats ang ginawa ko. By the way, pina-home service ko lang ito kaya medyo mahal. Pero kung ikaw ang gagawa nito, kayang-kaya mo rin. Kasi yung isang paint naman is 500 pesos lang eh. Yung dalawa, kayang-kaya na. So ang final result, ganyan. So makikita mo yung red na nag-stand out. And then, ang sunod nating pinakabit, yung balance arm. Ano ba yung balance arm? Ito yung nilalagay mo doon sa ilalim, nakakabit doon sa chassis at saka dito sa bandang ilalim, ano, para makontrol mo yung pag-sway ng sasakyan. So, maganda yan pagka yung mga cornering, nababalance niya. Highly recommended ko to, na iwasan niya talaga yung pag-sway ng likod. So, sa mga zigzag road, ang ganda niyan tumakbo. And then, bumalik ako dito kay Bats dito sa Marikina. Dito kasi ako nagpakabit ng X-Film Ceramic Tint. So, ang naging request ko dito is gawing black yung likod. Tapos yung sa driver side at passenger side,
may maintain ko yung clear na blue para nagkaroon ng parang privacy look. By the way, salamat nga pala kay Badge Accessories, yung X-Film na in-install niya, hindi niya ako pinabayad. So, very good yung service niya. Salamat ulit, Badge Accessories. Sa Marikina, magaling sila doon. So, ganyan ang final look naman niya ngayon. So, sa likod, dark. So, hindi kita yung aking passengers. Pero yung driver, kitang-kita ka kasi clear pa rin yung tint mo. So, ganyan ang itsura niya. Next ko namang pinakabit yung front and rear camera. Ang brand yung Dash Ultra. Ito yung napili ko kasi maganda yung design saka maganda yung review. Yung iba kasi parang may tenga sa isang side eh. Ito, buo siya. So, nagre-record siya yung front at saka back ng sabay kasi meron kang SD card. So, sabay niyang nire-record yun. So, ang power supply ko dito ko lang kinabit sa dito sa pinaka-lighter, no? And then, yung wiring, wala namang splicing. Parang, yan, parang inipit lang doon sa likod na ilaw. Tapos, yung camera, dito ko minount sa likod ng plaka. So, ganyan yung final look niya. Nahati sa dalawa. Then, pwede ring single. And then, meron din niyang voice command. So, ganito ang itsura ng final mounting ng camera sa likod. And then, of course, yung sa harap may camera din niya, no, na naka-built-in. Ganyan ang kuha ng front na dash cam. Maliwanag naman siya. And then, dito naman sa rear, ganyan ang itsura ng recording ng rear dash cam. And then, bumalik ako kay Decal Republic para ipablock na rin yung chrome na garnish sa likod. And then, itong sa harap, gusto ko na rin gawing kulay black para magmukha siyang aggressive kasi all black na yung harap. Pero yung garnish sa baba, pinamaintain ko. So, pagkabit niyan ng sticker doon sa front grill, kailangan mo siyang tanggalin para may kabit mo ng mabuti yung sticker. Yan. Sa isang binabalutan ng black sticker yan. Ganyan ang itsura niya. Then, nung maibalik, ganyan, naging aggressive yung look niya. Kasi, pure black na, nakalitaw lang talaga yung white na plaka. And then, of course, pagkatapos niyan, naging aggressive ang dating niyan. Nag-iba talaga yung personality niya. Dati kasi, nung silver pa yan, parang medyo tame. Ngayon, parang bold siya, aggressive. So, happy ako sa naging itsura niya. Since black na rin yung side mirror niya, saka yung mga door handles, lalo naging malinis siyang tingnan. And then, ito naman sa likod, itong garnish sa likod, na yung silver na yan, o chrome, I decided na gawin na rin black. Yan, oh, naging black na siya. So, sa akin, parang mas malinis siyang tingnan kasi pagka pure black parang mas sophisticated siyang tingnan. Yan oh, ang ganda ng dating niya. After that, nagpakabit naman ako ng mud flaps. Ang hinanap ko talaga yung manipis kasi sa harap wala siyang mud flaps eh. So ito yung rally armor. Ang maganda rito, medyo may pagka flexible at saka matibay. Medyo may pagka pricey lang. Ang pagkakabit nga pala nito, kailangan meron kang pattern. Yun muna ang bubutasan mo para tama yung pagkakabit mo. Pagka nabutasan mo na yung pattern, susunod mo na ngayon yung mud flaps. And then, may kakabit mo ng maganda. Kasi pagka maulan, tumatalsik talaga yung ano, yung putik eh. Ngayon, medyo nabawasan na siya. So, happy ako sa pagkakabit nitong rally armor na mud flaps. Functional siya and yet medyo aesthetically appealing din siya. And then ang last ko na pinakabit itong palit ng speakers. Itong pinalit ko yung JBL. So ito yung sa harap saka sa likod pinapalitan ko kasi yung stock na speakers talagang pangit yung tunog. So nung mapalitan ko nito, nag-improve talaga yung ano, yung sound niya. Of course, hindi naman ako mahilig sa music, pero kaunting ano, gastos lang, okay na rin. So
Masarap nang pakinggan ngayon yung music niya. Kaya lang sabi nila kulang pa daw doon sa ano mga iba pang accessories nito. So kailangan ko pa ring magpa-install ng ano nung subwoofer para mas maganda raw yung tunog. So siguro yun ang next na upgrade ko. Pero ito pinakabit ko rin ito dito kay ano kay Team Card dito sa Banawe kasi sanay siyang magkabit kasi nagbebenta talaga siya ng mga head unit at saka mga speakers. So kung magpapakabit kayo dito kay Team Car, okay na okay dito. So yan lahat ang summary ng upgrades ko. Happy ako sa naging result, naging clean ang look niya. Tapos medyo may pagka semi-formal siya. So okay na okay sa akin. So I hope nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kaalaman or inspirasyon na kung ano yung pwede nyong gawin sa inyong sasakyan. Of course, depende sa look na gusto nyo. Nasa sa inyo ang final say kung ano yung mga accessories na kakabit ninyo. At siya nga pala, para ma-maintain mo yung pintura, regularly dapat naglalagay kayo ng wax. Ako, wax lang ang ginagamit ko. So, I apply wax every month religiously para ma-maintain ko yung paint quality niya. So, nung in-add ko yung nagastos ko, ang total niya is about 153,000 for this enhancement. So, tamang-tama lang. Hindi siya masyadong magastos, di ba? Unlike yung iba na talagang gumagastos ng napakamahal. Sa akin, happy na ako dito. Okay. Hanggang dito na lang. I hope na makatulong ito sa inyo. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!